Okay. Narito na po ang ating dearest Jay Urila sa pa-support naman po. Alam ko yung mga taga-Pangasinan very supportive yan, even yung mga nasa abroad. Kaya po, ito na po. Again, parental guidance sa Mas. At ano mo ang pagkakawig sa inyong tunay na buhay ay di po sinasadya. Dearest Jay Urila, coming your way. Dearest Jay Urilas, I hope you are in good hands and in the rest of your family upon receipt of this letter. Ako po si Sally, owner at manager ng 7 apartments sa may Mangaldan, Pangasinan. Alam mo, Jay Urilas, despite na nasa Amerika po ako, you won't believe siguro that my heart belongs to the Philippines in Pangasinan. Kaya I am really, really grateful because I can listen to you via FB Live of your station. I wanted to share my stories about how I manage ang aming negosyo dyan sa Pangasinan. Ang pagpaparenta po ng aming mga apartments na nagsimula kay Mama at kay Papa. Jay Urilas, before I got married, napunta sa US. Dahil sana ang napangasawa ko po ay isa hong balik-balik bayan na naghahanap po ng kanyang magiging asawa. Very stereotype na kwento. I never had a second thought na magpakasal po sa kanya dahil honestly, he's a good-looking man. At mukha naman talaga siyang mabait. His name is Peter. I was 23 years old then when I got married and went to US after 3 years. Sir Jay, alam mo, I used to manage itong mga apartments namin. Meron pa ho kaming additional apartments, 2. Ito po yung 8 units sa isa hong barrio at isa naman po sa bayan po ng Mangaldan. Maayos pa ang aking pagpapatakbo nung ako'y nandirito sa Pilipinas dahil katuwang ko ang aking mama at ang aking papa. But you know, some of my siblings, di po sila sanay sa ganitong trabaho yung mag-manage ng mga apartments. Dahil sa kanila, sakit ng ulo lamang ng mga tenants na di marunong daw umano magbayad ng kanilang monthly dues. Di lang yan, madalas problema natin sa ganitong mga negosyo yung masisira or worse, masunugan. Kasi kahit na mayroon ka na mga rules and regulations, may mga talagang mga tenants na pasaway. Now, years have passed. Marami na rin pong nangyari. It's very unfortunate na wala na po ang aking mga parents. So tanging ako na lamang po at ang 2 kong kapatid na lamang ang natitira. Pero yung mga kapatid ko, ayaw po nilang hawakan ang pag-handle ng business ng rental ng mga properties. Magpa-rent ng apartment dahil nga daw sakit sa ulo, nakaka-stress ang sabi nila. So parang ang nangyayari, tumatanggap na lang sila ng buwanan mula sa akin. But I hold on, Jay Urilas. It's a passive income. Rental of property business is quite tough business. Pwede naman kasi pwede ko naman gawing ang short-term rental lang sana dahil mas mura din at least pati ang expenses through the tinatawag nilang Airbnb. Pero mas pinili ko yung long-term. Yung long-term rental. Yung merong buwanan. Mahirap mag-business ng malayo dahil tiwala ang kailangan mong puhunan. Hindi mo nakikita ang katiwala mo. Mabuti na lamang may mga video calls na ngayon through messengers at maging survivors. Kaya nakikita ko ang developments ng nais kong ipagawa or kung may problem akong dapat ipaayos. Jay Urides, my caretakers po ako. 2 po sila na pinagkakatiwalaan ko sa ngayon. Isa, si Amanda. Ikalawa, si Bong. Si Amanda ang isa kong caretaker sa apartment doon sa may bandang baryo. Si Bong naman sa bayan. Maayos po ang kanilang trabaho at napagkakatiwalaan ko si Bong. Ganun na rin si Amanda. Pero lately, nagiging madalas po ang problema kay Amanda. Madalas may dumarating sa akin na pumapasok na nakikita ko sa aking account. Maliit lang. At sinasabi nitong puro na lamang daw po paayos at puro babayarin ang kanyang inaatupag kaya humaliit ang dumarating sa akin.
Aminin ko po, Jay Uriles, feeling ko nagdududa din ako kay Amanda. Sometimes nga, wala nga siyang maipadala eh. Wala siyang maipadalang kita sa apartment na kanyang hinahandle. While si Bong naman, maayos ang nagtrabaho at detalyado. Kaya naman isang araw, hindi ko inaasahan na magkaroon ng problema sa apartment na inahawakan nitong si Amanda. Tinawagan ko si Bong. Sabi dito, nagkasigawan sila ng isang tenants, nagkasabunutan pa silang dalawa. Dahil lang dong sa sira sa unit na magtutuwiks na daw, hindi pa rin napapagawa. Kaya ayaw magbayad ng tenant sa halip, ibawas na lamang daw yung rental. Yun, nagkaaway sila. No choice ako, Jay Uriles, kaya tinawagan ko po si Bong. At that time, very urgent yung tawag ko sa kanya para ma-resolve kaagad ang problem. So tinawagan ko ang cellphone ni Bong. With just one ring, sumagot, bata. At pabulong pa. Ang sabi ko, hello? Sabi naman ng bata, hello. Uy, baby girl, hindi ba ikaw yung anak ni Bong? Opo, ako po. Basta, bakit po? Sabi niya, pabulong. Sabi ko, anyan ba daddy mo? Muling sumagot ito ng pabulong. Yes po. Andito po siya. May I talk to him? Muling sumagot ang bata, pabulong. Ang sabi niya sa akin, hindi po pwede. Na-surprise ako sa sinabi ng bata. Okay. So, andyan ba ang mama mo? Sabi ko sa kanya. Muli, pabulong na sumagot ang bata. This time, mas mahina, pero naiintindihan ko pa rin. Yes. Yes po. Andito po siya. Sige. Pwede ko ba siyang kausapin? Hindi po pa pwede. Sabi nito, hindi daw pa pwede. Sige, baka meron pang ibang tao nandiyan sa bahay ninyo, ang sabi ko. Muling sumagot ang bata. Muli maliit na boses. Pero naiintindihan ko. Ang sabi nito, may pulis po dito ngayon. Meron pong pulis. Nagtataka ako kung bakit may pulis sa bahay ni Bong. Kinabahan ako. Baka may nangyari kay Bong, baka may problema sa kanilang bahay, sabi ko. Pwede ko pang kausapin yung pulis, ha, baby girl, ang sabi ko sa kanya. Sumagot yung bata, pabulong ulit. Hindi po pwede. Busy po. Busy po siya. Pabulong na sinabi nito. Kausap niya si mama at si papa. Busy saan, ang sabi ko. Yun na po. Kausap po rin nila si kapitan. Pati si kapitan, nandiyan dyan. Opo. At pati mga kapitbahay namin. Hala, what's going on there? Ang sabi ko sa kanya. Maya-maya, may narinig pa akong wang-wang. Naku, ano yan? Bakit may wang-wang? Anong nangyayari? Bakit merong wang-wang? Meron pong dumating na bombero. Bombero? Opo, huwag kayong maingay. May dumating na bombero. Lalo akong kinabahan sa sinabi ng bata, Jay Uriles. Ano ba ang nandiyan dyan ang pulis? Kapitan, kapitbahay nyo, may bombero pa. Anong ginagawa nila dyan? Anong kailangan nila? Sumagot ang bata, muli pabulong. May hinahanap po sila. May hinahanap sila, sabi ko. This time, lalo akong naloka. Kinabahan, Jay Uriles, baka may kinasangkutan na itong si Bong. Baka mamaya, baka sakaling mapasama siya, kawawa naman. Naku, baby girl, anong hinahanap nila? Kako sa kanya, sumagot ka. Sumagot ito ng pabulong. Tumatawa. Sabi niya, huwag ka maingay, ate. Kasi nagtago ako. Ako yung hinahanap nila. Baka makita nila ako, ha? Bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye po. Bata ka. Ikaw lang palang hinahanap nila dyan. Siguro, hinahanap ka na nila dyan. Lumabas ka na dyan. May pulis na, may kapitan, may kapitbahay, may bumbero pa.